ang makakaharap sa upper bracket ng Omega Esports. Tama, tama. So, projected nga, it's gonna be RRQ, pero syempre, Dream Max, hindi natin sila pwedeng i-count out. The Brazilian squad is yet to let us know kung ano ba talaga ang lakas ng kanilang meta. And here we are, Kuya Rob, it's the draft here for RRQ Hoshi laban sa Dream Max from Brazil. Indonesia ang kalaban nila, mabigat na region. Ever since naman, pinag-uusapan natin yan, ang hirap tapatan ng Indo. Tayo talaga yung tayo talaga yung usual na kalaban. So I'm very refreshed. It's refreshing for me na makita na ibang region naman kalaban nila. Oo. Pahinga na sa atin kasi lagi na lang tayo kalaban. Yung ano kasi talaga no? Pagka sinabi mong Team Indonesia, talagang ang counterpart palagi Team PH. Diba? Oo, parang nagka-clash talaga yan o which meta it's better. Diba? Kumbaga, may mga kinukuha tayong mga techniques sa kanila. At the same time, ganun din naman sila sa atin. Siyempre naman. So, parang collab lang din siya in a way. Pero in terms of banning natin dito, so RRQ Hoshi, no? Rockhard, they're leaning towards yung mga side lane, mga XP laners natin. Yan yung kanilang kinakancel on the side of Dream Max. Meanwhile, ito namang Esmeralda and Brody, nasa ano yun, natural banning phase natin talaga yun on Tama. The first six bans. Parang nakakilabot pag pinabayaan mo yung Brody na ibigay mo. Kahit na may mga teams na nakatalo sa Brody kahapon. Mm-hmm. There are teams that were able to handle the Brody pressure. Pero hindi mo pa rin masasabi pag napakawalan, pag napabayaan mo lang ng mga ilang minuto yung Brody. Minsan pagbalik sa'yo, may dala ng kanyon eh. Totoo. Totoo. Yeah, I remember yung Brody, yun yung pinapasok ng Alice yesterday. Oo, yeah, di ba? I totally... My gosh! Pero itong Matilda, parang nakikita ko, ang ganda rin ng mga stats na itong hero na Tama to. Yun. Worth a ban talaga. So, lagi siyang nababan. Tapos pag napipick siya, I think isang beses pa lang siya natalo. Mm-hmm. Every other pick, it won already. Yes. So, I really like it. Yung Natalia, hindi din gano'ng kaganda yung win rate, pero... they still manage to give a lot of vision. May nangyari nga kahapon eh. Hindi ko alam kung napanood mo yun eh. Meron na silang Selena. Okay. Meron pa silang YSS, Yi Sunshin. Mm. Tapos may Natalia pa sila. Parang, ano pa ba? Ay, gusto talaga nila. Parang easy kill talaga agad-agad. Sobrang vision agad eh. Totoo. Ang liwanag ang buhay. Oo. So, I wonder if that's something that they're looking forward to as well. Mm. Makita ba natin again yung Farsan nag- Ika nga nila kanina, gamit na gamit. Ever yes. since nag-update siya noong 2019, ever since binigyan siya ng Wings by Wings. Yeah. Props talaga doon sa draft na yun. No? That was Bren Esports you're referring to. Yes, no? Yung sa mga Forest of pick na yun. We're in, hindi natin masyado nakikita on the other countries. Eh, no? So, how about this, Rockhard? YSS and Jawhead for Dream Max. Meaning to say, they want to have like an early to mid-game eccentric. So, meanwhile naman for RRQ, andito yung mga, kita mo na kagad yung side lane nila, sobrang prominent. Lapu-lapu, alam mong sasabay yan, together with Benedetta. Pero this one, itong Sylvana, ito kumbaga masasabi ko, ito yung paboritong tank ngayon tama, on the Indo scene. The surprise, kita mo, first rotation, Sylvana. Mm-hmm. Usually, di ba, dapat hindi siya super priority, pero ganun kinabinibigyan ng prioridad exactly. ng Indonesian meta. Itong Sylvana na to. Yes, and dahil sa napanood natin kahapon from Omega, hindi mo pa nga pwede masabi na baka yan na ba yung main tank? Kasi kung maalala mo, Omega Esports used this as a mid lane by Haze. Diba? Tapos meron pa silang... Ang lakas ang bawas. Oo. Yun yung doon nabuo yung may kiliti eh. May kiliti. Mm, spiral strangling. Talagang pinutusok ka ng kiliti. Oo. Eh. Pero mahirap talaga yun ha. Seryoso. Pagka yung nandun ka sa pinakamalapit, ang hirap umalis. Nakaka-disrupt talaga itong spiral strangling ng isang Sylvana. And I like this pick. Saka pagka nahuli ka ng Imperial Justice dito, parang wombo combo in layering of skill eh. Yan, parang bitaw mo na lang yung bitawan mo na yung phone mo eh. Yes. Kasi epic. Tignan mo, pagka Imperial Justice, labay lalagay dito ngayon ni Psycho yung kanyang Alecto Final Blow, tapos yung tuloy-tuloy na mga slash, tapos tatalon dito ngayon si Shin. Tapos so, may chieftain sa cage pa na pabagsak sa'yo, I don't know. I mean, in terms of AOE combo dito, mga kaibigan, ang sinasabi lang namin, medyo masakit dito Mahap for D. RRQ. Wherein, for Dream Max naman, yung strength or rather yung winning condition ng lineup nila, it's more on the early game. Itong Selena, ito talaga yung mag-ano na... Pick off, no? Pick off potential, yes, indeed.
Tsaka yung mountain shower. Kasi stun yan eh. Stun ng Selena, Selena Arrow, tapos yung ejector ni Johed, pwedeng makadali yan yung sakali. Paikot-ikot. At yun yung mga gagamitin nilang tool, tingin ko ah, gagamitin nilang mga tool para patagalin yung laro, para makahabol ng farm yung Yishun Shin nila. Yes, eh pwede pa nga silang kumuha, well, most likely itong Yishun Shin ay magiging jungler nila, but they still have that choice na kumuha pa ng like a pseudo carry. Oh. Ano pa sa tingin mo ang kulang dito ng Dream Max? Since ang kinakancel sa kanila ng RRQ Hoshi was side lane, sa Dream Max naman, tinatanggalan nila ng mga viable na mga junglers ngayon ang RRQ. What side lane sa tingin mo ang magandang isabay dito sa mga lapu-lapu, sa mga Benedetta? Hirap naman na tanong ng Kuya Roman. Hindi, kasi right now, ang tingin ko, konti lang yung kayang sumabay sa lapu-lapu talaga. Nakita natin yung lapu-lapu ngayon eh. How about Alice? Alice is a great pick. Although may mga hit and miss na Alice ngayon eh. Mm-hmm. Iba talaga yung Alice mula sa atin eh. Yung mga Benny Cutie Alice, yung mga ganun. Indeed. Iba eh, no? Bihira yung ganun sa M2 ngayon. Most of the Alice ngayon talagang hold kung hold. Mm-hmm. Like kapit sa tore hanggang kaya. So possible na maging magandang pick yun, pero tingin ko kailangan mo din ng konting kunat on your side base ngayon. Agree, konting kunat. Like, pwede siguro, pwede kaya sila mag-basha dito. Basha or na nga, no? Like Flap TC did earlier. Oo. Or baka pwede yung Khalid. Damos is good. Damos is good. Naalala natin yung kay Kenji kahapon. Iba din eh, iba. Ramdam natin yung kunat ng isang Tams talaga. Pero, sapat na kaya to? Tingin mo sapat na frontline na to para sa Dream Max? Yung Tams tsaka yung Johed? Kasi feeling ko, hindi reliable yung masyado yung kunat ni Tams, lalo na pag may anti-lifesteal agad na bumagsak. Ako, tulad nung mga Necklace of Durance. Ay, indeed. Totoo yan. Ang tingin ko kasi dito sa ng Tams is just to win the lane eh. Win the lane. Kumbaga, kaya niya kasing sumabay dito sa lapu-lapu, even on Benedetta. Mm-hmm. Siyempre, individual place pa rin naman yon, but ayan na nga yung Alice. Alice ngayon. Parang puro side laner. Napunta. Mid lane Alice ba to? Posible no kasi si Benedetta. I may say side lane. And jungler dito yung Jungler Claude, Matic. Jungler Claude. As nasa mid. Nasa mid? Pwede kasi. May mga nakikita rin ako. Ginagawa nilang support yung Benedetta eh. Like parang ang style niya is Natalia. Yung medyo yung medyo susundok. Ayun. Tutusok-tusok lang, susundot-sundot lang. Indeed. So, I may say, baka ang mangyari dito, Lapu-Lapu and the Alice will be on the side lane. Then, yung Sylvana and Benedetta magkasama. Then, continues on the jungle lang itong Claude. I see. Ngayon, tama yun, tama. Ang malaking tanong dito is, ano pa ba ang natitirang side lane dito? Would they want to go for like a double marksman ba? Or double like sabi marksman ni Rampart? I missed that. I missed the double marksman. It's gonna be... Aba! I like it. I like it. Kasi sinasabi ko eh. Alam nilang jungler yung Claude eh. We need to go hunting, my friend. Kailangan natin mag-hunting ng mga Claude at ng mga Benedetta. Exciting ha? Indeed yung naging lineup ngayon dito ng Dream Max. Ang tanong dito, Rockheart, if you are on the shoes of Dream Max, confident ka ba going into this lineup laban sa RRQ? Confident ako, basta tumama ang arrow ni Nyx. Ay, basta tumama ang arrow, may mangyayari dito kasi yung mid lane ng RRQ Hoshi, either mid lane na Alice, possible, hindi ko alam kung itatapang, look at the loading screen. Oh, there you go. Either mid lane na Alice, uh-huh, or mid lane na Benedetta. Hindi pa natin alam kung medyo talagang i-stick nila sa XP lane tsaka sa gold lane si Benedetta or si Lapu-Lapu. Pero overall, medyo makunat yung mga target eh. Oo. Nung Alice, nung Selena, kahit tumama yung mga arrow dyan, there's a good chance na pwede parang hindi rin siya easy kill. And I like what you've said na ang Benedetta in on mid lane. So meaning, ang Selena kasi, most likely, nasa gitna yan. We'll try to hit an abyssal arrow. And Benedetta is one of the heroes na kayang-kayang mang-cancel ng isang abyssal arrow. Yung sasaluhin niya using his eye for an eye. So here we go. Look at the configuration. Ito yung lane configuration na kung tawagin. Alice on the XP lane. Ayan, in Lapu-Lapu on the gold lane as usual. Maagaw ka agad ah. Maagaw na checking nitong si Mike.
si Kuya Mike. Oo, tinitignan niya kasi kung nililish. There are other teams who actually uses itong Sylvana na si strangling na kagad nila yung orange buff para kukunin na lang nung Claude. Pero hindi nila ginawa yun on the orange dahil doon nila inuna yung purple buff. Secure lang yung lane. Sinisecure lang nila yung lane. Walang invade. Walang malaking invade na nagaganap. Talagang control lang sa lane. Naapat ngayon. Pero speaking of control, dahil dito may unang mamamatay and that's gonna be Vayne. May TP pang kasama si Mike and that's a rotation na hinihintay or hinahanap natin sa DreamHack. Ito na yun, sinasabi ko. Ito yung kung meron kayong identity, gamitin nyo yan ngayon. At pinanggugulo talaga nila ng todo itong jawhead ni Kuya Mike. Medyo ginulat doon ha ng DreamHack itong RRQ. I may say, first blood. Hindi nila inexpect na even yung Tams bumaba rin doon from the top lane and that's one of the reason nga kasi lalamang kasi sa early stages of the game itong Tams against ay lapu-lapu. Well, RRQ, kumbaga nagpapainit pa lang naman din sila. This is their debut match and Vayne just take the first blood. Pero so far naman kasi, yung Claude naman, medyo hindi pa naman siya ano eh. Tingin ko he's still in mamaya good shape. Yes. Oo, mamaya pa naman yan eh. Kahit na medyo mamatayan once, siguro okay lang. Huwag lang siya manakawan ng buffs. Yes. Huwag lang siya manakawan ng orange or nung ano nung purple buff. Okay pa naman yan. Although ngayon, napabagal ng konti ni Mike. Yung taking, sinusubukan niyang takutin si Claude. Like, okay, sige, subukan mo mag-farm ng ano. Nandito lang ako sa bush. Kumbaga, lang ako. Yun kasi talaga yung ano eh, yung role nung ano eh, nung jawhead na talagang kailangan mong magbigay, kailangan mong i-zone out yung Claude. No? Kailangan, hindi mo siya bigyan ng easy access sa jungle para makapag-farm ng mag-farm. Kasi, ang gagawin lang naman ng Claude, iikutan niya yung mga jungler. And then, pagka merong libre, gagamitin niya yung Blazing Duet niya up until magkaroon siya ng DHS. Tama, and of course, kung gusto mong medyo bumagal yung pagsakit ng Demon Hunter Sword, hindi mo naman kailangan nakaawin yung jungle eh. Gawin mo yung ginagawa nila ano dati, ginagawa nila hit. Mm-hmm. Ibabato lang palayo yung buff, i-reset mo lang. Ay, okay na yun eh. Oo, totoo. I think yun yung sinusubukan gawin ni Mike, Kuya Mike dito. Pero again, nakuha na, nag-agapan na agad eh. Mm-hmm. So, tsaka ano eh, yeah, agree ako dun sa buff na ano na tinopic mo. Kasi, sa Claude kasi, sa early game, most specifically yung first 5 minutes ng laro, you wouldn't want na mawalan ka agad ng purple buff eh. Tama, kasi tama. Yung mana mo, kakapusin, most of the Claude as a jungler kasi, hindi naman sila nagdi-demon shoes. So meaning to say, yung mana mo, nagre-rely ka talaga sa purple buff. So tama. Pag nawala yon or na-steal nung kalaban, ang laking ano na kagad yun, bagay para sa isang Claude. Kumbaga yung konti, hindi siya makakapag-stack tuloy-tuloy ng kanyang Art of Thievery. So meaning to say, hindi siya makakapag-rotate efficiently dahil mabagal yung kanyang movement speed. Yan, exactly. And again, pag every small few seconds na i-delay mo ang Claude sa pagkuha ng anything, ng pagkuha ng crab, pagkuha ng mga big buffs, ang laking bagay na nun. Tumatagal yung laro, tapos yung mga sariling carry nyo, netong DreamHack, mas magkakaroon ng pagkakataon na makahabol. Mm-hmm. Which is exactly what they want. Kailangan lumaban yung Claude na kiliti lang din yung ano niya, yung Blazing Duet niya. Hanggang kiliti pa rin Blazing Duet, yun, may chance pa. Yun yung opening pa ng DreamHack para makabawi. Exactly. Yeah, and even yung winning condition din kasi ng DreamHack is, gaya na sabi mo kanina, during the drafting phase, yung early game, wherein, yun nga, tumama yung pana, nagawa nila, nakuha nila yung first kill here against RRQ. Very good start, of course, para dito sa DreamHack. At syempre, they have to do this consistently. Tama, kasi somehow, ang draft ng RRQ Hoshi is a scaling. So, the longer na madrag yung laro, the stronger they get. Yeah. Like, for example, yung Alice, kasi only yung ano yung orbs eh. Tama. The mere fact na kaya na kayong i-sustain ng isang Alice, I may say, that's the end of that match. I think so. And I think pag tumagal-tagal yung Alice na to, pag napabilis yung laning phase niya, yun na din yung magiging problema eh. Yun na din yung magiging problema eh. Although, again, I really like, habang titignan ko yung mga player cam na to, habang ipapaliwanag okay, ko, okay. Ang confident nila, nakasmile pa rin talaga yung RRQ kahit na first blood sila. Na first blood pa yan. Oo. Pero ito, Kuya Rockhart, balik na muna tayo dito sa laro. So yun nga, nakakuha ng first blood dito ang DreamHack. And look at the aggression, apat kagad sila dito sa baba. And gaya na sabi mo, Rockhart, si Mike, patuloy niya lang na zone out si Shin. Diba? Nireset lang niya ang tagal mamatay. Nireset ng region. Ito mga jungle camp na to. And ang laking bagay, hanggang ngayon, stuck pa rin doon. Itong, grabe si Shin. And
it's a big deal. It's a big deal for DreamHack right now, who is 600 above on the gold scale agad. Ito kasi ang ano ang mahirap ngayon sa ano ng RRQ Hoshi. Talagang naka eccentric talaga sila on the mid game kasi wala silang easy minion wave clear. Look at Benedetta dito, hindi naman niya kaya agad mag-minion wave. Wala silang like a mage type, yung mga Farsa type. Pero ito, so may top lane with a blazing duet. Vengeance lang doon ni Cabral at wala siyang pake. Wala pang damage. Gaya ng sabi mo kanina, Rockhart, kiniliti doon yung Tamus. Literal na kiliti kasi delayed na delayed. Uy, what a save there from Homies. Although, hindi pa naman ganun kasakit. Right now, yung mga orb lang netong si Alice, the Wiz King, syempre, gotta play safe. Again, ay, sobrang halata ngayon na itong DreamHack talaga nagre-revolve dito sa mga ikot nitong si Kuya Mike. And actually, they have the choice to get the turtle pero mas gusto na lang nila muna na sabayan dito sa may mid lane yung RRQ Hoshi. And so far dito, Rockhart, look at the positioning dito ni Mike. Ayaw niya talagang bigyan ng easy orange buff dito pero kailangan na yatang i-5 man ng RRQ Hoshi ang DreamHack. Ganong kaano, ganong kainit yung laban ngayon. Nag-dedicate ang RRQ ng 5 tao para lang dito sa turtle. Para nga sa turtle, pero tumalon doon si R7 sa likod na Imperial Justice niya dito si Harris. Pero pumapalag pa rin naman dito yung DreamHack Cabral. O, the backline nakikipag 1v1 kay Whisking. Pero mali yata yung kanyang tinarget dahil si Shin ang kumuha sa buhay dito ni Tams. At ganun may 3-man down para sa DreamHack. At walang namatay sa RRQ. 5-man, kala mo. Kaya pala sobrang confident nila kanina. Kahit first blood din nyo kami. May plano sila na pag nakukuha nila itong turtle na to, talaga naman, kahit anong mangyari, lalamang at lalamang pa rin sila. Like right now, 1.2k gold lead na para sa RRQ. Plus, may turtle buff pa si Shin. Exactly. What do you think actually happened? Pero mamaya na yung Rockhart dahil look at Mike dito. Gustong bumawi pero with a BMI out, bumalik pa nga dito si Shin. Ganun siya ka-confident. Pero yung blazing duet niya, pabalik din mga kaibigan dahil si Shin medyo nagkakagulo. Pero sabi si Shin, wala akong pake. Bumalik with a BMI. Si Mike na ang kasunod. Dalawa ang nawala na miyembro dito ng DreamHack. Takbuhan ng mga tol. Si Nyx, binabaril-baril pa rin ni Shin. Sinubukang magtago doon sa damo. Pero out na muna rin ito ang Claude. Grabe. Ang kate. Alam mo yung feeling mo, gumaback na yung Shin? Oo. Tapos sabi like, hey, I'm back, homies, what's up? So, kumbaga, yung blazing duet niya, paano lang panakot. Panakot, tapos, yung mga normal attacks talaga dito. And impressive indeed yung laro dito ni Shin. Cabral here will fall. And that's gonna be a 6-1 in terms of the score. Si Whisking, asama mo na rin si Shin. Pumapalag silang dalawa sa 4 na members ng DreamHack. Pero namatay na dito yung Claude. Back away na muna. Dito ang ating Alice. Pero Rockhart, tignan mo ang positioning dito ni Psycho. May gusto siyang gawin itong Benedetta. Gustong backstabin dito ang mga members ng DreamHack. Unang nawala dito si Luis. Baka isunod niya na rin dito si Mike. Ito na, slicing and dicing. Tumalon dito with the Imperial Justice. Dalawa ang kanyang napatay. Imperial Justice right there and then. Means walang katakas-takas. RRQ, 4,000 lamang biglaan dito sa DreamHack. And they can get even more. And I like it. Sobrang big deal na nakuha nila si Shin kanina nung simula ng engagement na yun. Mm-hmm. Tinanggal agad nila yung advantage na nakuha niya with the turtle buff. Right now, though, ang ganda ng pickup nila dito kay RR7. And he's still alive! Oh my god. Sa totoo lang, that's a split second yung buhay. Kasi tumama yung arrow, nasa labas na siya ng vicinity nung ng turret on sa gitna. Ito din naman. Here, using the Imperial Justice just to get away. And yun na nga mga kaibigan, sabi namin dito ni Rockhart, early game ang DreamHack, pero mukhang ang RRQ Hoshi ang bumubog-bog dito sa umpisa ng ating laro. Tama. R7 right now waiting and seeing sino kaya ang magmamakasim. Lalapit dito kay Mike. Apparently not. They're holding on. And itong turtle to, napaka-importante pa ito kwa DreamHack. So pwede silang lumamang napakalaki. Yun na nga, malaki dahil yung kumuha ng turtle, yung Claude. Naman, si Luis doon sa may likod. Slicing with this Benedetta. Pinasok na rin nung Alice yung likod ng DreamHack. Ngayon, nagkakagulo na ang mga members ng Brazilian squad. Sino ang susunod? Si Cabral na yun. At yun pa, si Harris, humatak papasok ng Torre. Pero parang baliwala na lang din. Si Vin, parang base niya na yung base ng DreamHack. Dahil wala na siyang pake, pinasok niya na pati sa likod. Naku po, wala nang magawa. Nagkakagulo-gulo na DreamHack. Ano na ginagawa mo? Anong ginagawa niyo? Sakripisyong tupa si R7. Pero hindi na pala yung problema. Right now, ang masabi ko lang,
mula kanina, dun sa turtle na yun. Sana may instant replay. Pero yun sa turtle na yun, hindi mo kayang makipag-retribution battle dito kay Vin. Ay, kay Shin. Kasi yes, kahit na kayong mauna, siya ang tatapos, siya ang kukuha ng buffs pag hindi nyo agad kinuha yan, pag pinalapit nyo siya. And that's exactly what happened. That's why sobrang lamang ng RRQ dun sa engagement after that turtle. Oo, nag-agree ako sa iyo, Rockheart. Yung turtle na yon supposedly, kaso nandun na kasi yung Dreamax. Kumbaga, wala na silang choice kundi lumaban. Kung nag-back pa sila doon, lalo lang silang hahabulin. I may say, Rockheart, Psycho here, Di Benedetta as the mid lane, siya talaga yung parang MVP para sa RRQ. Nahihirapan dito si Luis, yung mga, even dito si Nyx, yung mga squishy hero, hindi sila basta makapasok kasi ang sakit na eh. Tama. Nung Alecto final blow eh. He's gonna hit him like a psycho. Ito talaga yung nangyayari dito pa ulit-ulit eh. Ang hirap niyang lapitan. And again, hindi niya kailangang maging nasa gitna ng laban. Hindi siya yung focus. As long as hindi focus si Psycho, dun siya nakakagalaw ng maganda. Dun siya naglalapag ng mga mala-impactong mga ano eh, mga Alecto final blow. Oo, impacto. Speaking of impacto, dito sa may top lane, si Cabral, sinubukang pasukin doon sa Torre, pero makunat yung Tamus, pero walang kunat-kunat kay Psycho. Si Mike, nag-unstoppable force sa likod, pero bumalik si Shin, pero job baited dito ang ating Claude. That's gonna be a two-man down for RRQ. Ito na nga ba ang tansagot ng Dream Max para makabawi dito sa RRQ squad, Indonesian squad. Unti-unti sila dito ang nawawala. Si Nyx dito, yung Selena ang nakakuha, pero si Lapu-Lapu dito ni Whiz King may bawi pa nga naman din. That's gonna be a 3-4-3 exchange. Masasabi ko na somehow nakabawi ang Dream Max. Grabe. Ang laking bagay din nun na nakabawi sila nun, kasi kung nanalo na naman ng isang teamfight yung RRQ doon, aabot na siguro tayo ng 8,000 gold lead. You don't want that. So nabawi nila kahit papano yung mga kills. Not to mention, ang daming farm time ni Luis. Indeed. After nun, kasi hindi siya yung focus finally. Oo, pero hindi na siya hinahunting. Totoo, nagsimula kasi yun. Medyo kasi may part na umasim na yes, yung RRQ Hoshi. Naging overconfident sila. Sinubukan nilang i-burst down si Cabral doon sa may inner turret, sa may top lane. Pero this is still a Tamus na naka-vengeance. Makunat pa rin yan. Tama. Again, all you want is to just time that vengeance right. And kaya mo namang mag-survive dun sa ano eh. Kaya mag-survive dun sa Blazing Duet. Pero right now, pero hindi nag-survive doon si Whiz King. Pero si Mike yata ang bawi dito ng RRQ. Bugbuga na naman. Psycho going back. Si Cabral, na mali yata siya dun ng talon. Pumalag pa rin siya kay R7. Pero onto the backlane, Vin will be taken down by Dream Max. 2-2-3-2 pa rin naman ang naging kuha ng mga patay. Pero ito na, mga kaibigan, laban sa gitna. Si Cabral, pero laro-laro lang siya dito ni Psycho. Medyo na micro dito, bumalik si Cabral, umalag pa rin naman ako. Wala na siyang magawa dito, Rockheart, dahil ito si Psycho pa rin ang nagtagumpay. Ito mo nung si Psycho, kahit wala ng buhay, lalaban at lalaban pa rin eh. Ganun siya ka-confident sa galawan ng teammates niya. Teamwork makes the dream work talaga para dito sa RRQ Hoshi. I may say, Rockheart, Psycho, yung hero mastery niya dito sa hero na to is above average, talagang god tier kung god na masasabi, dahil perfection kanya lahat ng ginagawa. Pero look at here, Mike will be taken out, pilitan siya mag flicker out, pero sabi ni Shin, walang tatakbo. Luis, saan ang punta? Pero ito na nga, mga kaibigan, susubukan ng basagin dito ang base turret sa may bottom lane ng Dream Max. Shin, mukhang hindi na mapipigilan dito ni Cabral dahil naka-lock on target na siya doon. Pero si Harris, may hatak with Divine Judgment, patay doon si Shin. Bukas sumunod pa rin dito si R7, pero makunat yung Lapu-Lapu. I guess, yung that's gonna be a collateral damage o exchange na lang din. Wala yung Claude, pero naubos naman yung mga tore ng Dream Max. What do you say, Rockheart, that okay lang ba yung naging ganong exchange? Think okay lang yun, napatunayan nila na the gods bleed. Na hindi pwedeng magsiga-sigaan lang tong si Shin. Kung hindi, isang magandang laban lang from home is huli ka agad. Pero right ng R7. Grabe. I mean, masasabi mo, the whole squad dito ng RRQ, talagang lahat sila nagkakaroon ng ambag. Kanina pa natin pinupoint out si Shin, pinupoint out dito si Psycho, pero hindi natin napapansin, even R7 are doing wonders for RRQ. Yep, RRQ right now, like buong squad nila, parang lahat may function, lahat talagang gumagana. And yun ang gusto makita mula sa isang top caliber team mula sa Indonesia. Oh my, this squad, this is the favored squad, of course, ng Group D. Dream Max here are on the verge of losing this match. This is still gonna be the first match against RRQ, pero I may say,
mas dominating ang aura ngayon ng RRQ Rockhart. Tama. Kumpara naman sa like before, right? Pero right now, I think the only thing that they missed out is yung simula. You know, yung first blood sila. Pero after that, kita mo naman, dire-diretso ng pag-angat. Lahat na ng pambebeste ginawa na ni Kuya Mike laban kay Shin. Tingin mo ba, ano ang kailangan gawin dito ng DreamHack to come back into this game? This is a 9,000 deficit against RRQ. Isang pitas lang. Isang magandang pitas. Homies! Isang pick off and they have something in mind. Actually, kahit sino na nga ang mapitas eh. As long mas may mawala. Pero si Mike yata ang unang mawawala. Si Shin doon. Naku po, humahabol dito ang mga members. Psycho going against the 5 members dito ng DreamHack. Wala nang paki dito yung Benedetta. Kahit siya lang yung mag-isa. Pero yun na, dahil sobrang asim dito ng Benedetta, siya ngayon ang pinokus ng buong DreamHack squad. Ngayon, pwedeng mag-lord ang DreamHack or iniisip yata nila Shin, iniisip yata ng RRQ, pwede pa rin yata. Pero that's gonna be very risky, Rockhart. Yep, dito lang talaga na yung patunayan, walang malakas sa lima. Psycho-psycho pa kayo, apat to. Hindi nyo kayang sumabay dito. So, right now, because of these small misplays, nagkakaroon naman ng pagbalik ang DreamHack in terms of map control. Nakakabalik sila sa mapa, Kuya Ro. Indeed. Kumbaga, lamang na eh, yung RRQ eh. Kumbaga, ito yung parang nagiging asim moments ng RRQ. Yes, yung aggression nila, pero ito, delikado ang mga pwesto ngayon dito ng DreamHack. Ang talagang all eyes talaga dito tayo, Rockhart, is kay Harris. Kasi siya yung gagawa ng mga plays. Siya yung hahatak dito sa mga damage dealer ng RRQ. Si Shin pwede niyang hatakin, even Psycho, katulad kanina, pag umasim ng ganon. That's one of the reason ba't siya namatay. Kasi hinatak siya ni Harris. Si Shin, buti na nga lang meron siyang immortality or else wala din sa laban ngayon si Shin. Right now, they wanna go for the Lord. Amoy na amoy ito ng DMX. Ang gagawin ng DreamHack para dito. Will they go for the fight? Looks like they're starting to get into position. Oh my, hindi ko alam kung aabot sila dito pero nagbato doon with ejector si Mike pero that's gonna be taken and secured by the Claude pero si Cabral na iwan sa gitna. Nagba-back away na yung ibang members dito ng DreamHack. Mukhang kailangan nila lang iwan dito yung Tams dahil baka walang magdepensa sa kanilang base ngayon pero si Nyx mukhang wala ng takasan. Two man down dito ang DreamHack squad. Oh my, may Lord pang kasama yan sa ibaba. Rockhart, kaya ba nilang depensahan to? Ano nangyari sa DreamHack? Nagkakaiwanan sa biyahe. May mga naiiwan sa ano, sa labas. Naiiwan sa labas. Oh. Naiiwan sa dreams. Pero ito na nga. Nahuli na din si Harris. Kasama pa si Luis. Wipe out ngayon dito ang Brazilian squad. RRQ just proving everyone they are still one of the strongest team here in M2. M2 definitely is trembling right now. M2 is shaking sa pinakita ng performance dito ng RRQ. Indeed, M2 is indeed shaking. Mamaya, makakalaban nila yung EVOS SG. We're in. Nag 2-0 din against dito sa DreamHack. Mukhang mabigat. Ang mga last two series natin itong araw na to, Rockhart. Pagkatapos ito, Bren versus Alter Ego. Tapos, potentially, RRQ versus EVOS SG.